Si Kuya Jason naman, ay, oo nga, wala siyang kasalanan doon. Oo, wala siyang kasalanan doon. Pero meron siyang pagkukulang doon na parang hinayaan niya na mabash yung pinuno niya. O, saka yung ano niya, kagrupo niya. Oo, hindi niya naprotektahan yung image nung leader niya. So, mali nga naman. So, kaya ganun. Pero hindi pa naman pala tinanggal. Ipapakita ko lamang sa inyo o ipaparinig ito pong komento o reaction, honest reaction na binanggit po ni Brother Jose. Opo, si Brother Jose. Kalma lang, kalma. Sapagkat hindi naman nang-aaway si Brother Jose sa tagpong ito. Ibinigay lamang niya yung kanyang saloobin, yung kanyang masasabi dito sa sitwasyon ngayon ni Mr. Bentibol. Kumbaga eh, meron siyang honest reaction. Ika nga. Dahil lang sabi niya nga, eh, nagbigay siya ng reaction dahil nababanggit din naman daw kahit papano ang kanyang pangalan doon sa comment section. Kaya nagbigay siya ng reaction. Patungkol dito kay Mr. Bentibol. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pong vlog. Si Kuya Jason naman ay, oo nga, wala siyang kasalanan doon. Oo, wala siyang kasalanan doon. Pero meron siyang pagkukulang doon na parang hinayaan niya na mabash yung pinuno niya. O, saka yung ano niya, kagrupo niya. O, hindi niya naprotektahan yung image nung leader niya. So, mali nga naman. So, kaya ganun. Pero hindi pa naman pala tinanggal. At may mga nagko-comment pa nga na parang katulad ko daw yung nangyari. Sa tingin ko po, honest observation ko, malayo-malayo po yun sa nangyari sa akin. Kasi yung nangyari sa akin ay ibang-iba talaga po dun sa nangyayari ngayon kay Jason. Kasi si Jason ay pinagalitan lang naman. Hindi naman siya talaga totally tinanggal. Plus, wala namang nangyayaring anomalya. So, kumbaga, realistic yung nangyayari ngayon. Sa ngayon, makatotohanan naman talaga yung nangyayari ngayon. At pinakinggan ko yung side naman talaga ni si Tito Bol, narinig ko rin yung sinasabi niya na kailangan daw ng pera ni Kuya Jason. Tapos, hindi ko alam kung nagpaparinig siya nun eh. Kailangan daw ng pera ni Kuya Jason, tapos kailangan 300,000 naman daw ang kita. Mara daw siyang gustusan. Natatawa ako doon, pero parang may something na ibig sabihin. Balik na tayo. Pabayaan na natin 'yun. Basta 'yun po yung aking honest reaction doon. Hindi sa kinakampayan ko yung matubang compare kay Kuya Jason. Parang Kuya Jason kasi talaga totoo naman nagbe-benefits po doon yung vlogger. Maski ako, kung ako ang vlog Kalabumbay, kung ako ang utusan mag-vlog Kalabumbay, gagrab ko po 'yun. Talagang ko 'yun. Susulitin ko yun kasi madali na. Kaya baga po ako, nung mag-solo ako, sinikap ko talaga na hindi ako nag-content ng mga content na nila kasi ayaw ko na pong magka-issue. Ibinigay niya yung kanyang side, yung kanyang reaksyon, mga nakikita dito po sa nangyari kay Mr. Bentibol. Sabi niya nga, magkaiba daw sila ng naranasan sapagkat si Mr. Bentibol ay natural lamang daw na nangyayari yung mga ganoon, no? Yung ganong issue. Samantalang sa kanya daw ay parang kakaiba. Eh talagang magiging kakaiba kasi nga nasipa siya sa kalingap. Diba? At kay Mr. Bentibol ay hindi naman talaga pinapaalis. Pero baka mapaalis nga naman dahil sa mga pangyayari na hindi maiiwasan. Pero naniniwala tayo na si Mr. Bentibol ay mananatili. Dito sa sinabi ni Brother Jose, at least no, na na-acknowledge mo na kahit papaano ay mayroong shortcomings. May pagkukulang lamang si Mr. Bentibol. Wala namang masama totally na ginawa si Mr. Bentibol, pero meron siyang pagkukulang na hindi nga na-control yung mga nambabas sa kalingap, kila Kuya Bal, kila Ate Edna, kila Kalingap Rab, sapagkat itong mga nagko-comment na ito, ang dami nila. Halos hindi mo malaman kung sino yung tunay na kalingap,
kung sino yung nakikisawsaw lamang, kung sino yung mga nanggagamit at nanunulsol dito kay Mr. Bentiboy kung sakasakali lamang. Kaya nga, dito sa sinasabi ni Brother Jose na dapat ay na-control niya yung kanyang community ni Mr. Bentiboy. Para nga naman, hindi daw nababas sila Kuya Bal at sila Kalinga Prab. Tama nga naman, may punto nga naman si Brother Jose. Paanong hindi siya makakapagsalita ng ganon? Ginawa niya rin naman yun. Pinagtanggol niya naman yata sila Kuya Bal. Parang hindi naman yata rin. Pero paganda yung payo niya kay Mr. Bentiboy. Ang nangyari kasi kay Brother Jose ay may mga taong nagsusulsol para siya ay umiwalay na totally sa Kalinga. Diba? May mga pagkakataon. Pero nasaan din sila ngayon? Hindi natin alam. We never know. Dito naman kay Mr. Bentiboy ay unti-unti lamang na gusto nilang makapasok para nga naman maihiwalay din si Mr. Bentiboy. At pag nagkataon, pare-pareho na sila nila Brother Jose at Mr. Bentiboy. Pero hindi naman daw yan mangyayari. Ika nga, sapagkat magkaiba daw ang kanilang sitwasyon. Tayo naman ay nagbibigay lamang ng reaction dito. Hindi para ibas nyo uli si Brother Jose sapagkat nananahimik na naman, no? Kahit papano, no? Kaya naman ipinagpapaubaya ko na po sa inyo kung ano po ang inyong masasabi dito sa komento ni Brother Jose patungkol kay Mr. Bentiboy. Tandaan po natin na may mga nagagawa tayong pagkakamali sa ating pong buhay. Ginusto man natin o hindi. Pero ang importante dito, alam natin kung paano po natin ito itatama para sa kapakanan ng mas nakararami, hindi lamang ng ating mga sarili. Hindi ba, Brother Jose? Kaya kung isipin natin na kumakampi ba si Brother Jose kila Tito Bal niya at Tita Edna at sa kanyang pinsan na si Kalinga Prab? Hindi naman siguro sa ganon, sapagkat pag nagkataon ay marami ang nagsasabi na baka gusto mo lang bumalik sa Kalingap. At ito naman ay doon sa kabuuan ng kanyang live ay sinabi niyang walang pagkakataon na siya ay makabalik doon. Lalo na kung pag-uusapan lamang ay pagbuhay muli sa kanyang pong career, sa kanyang channel, sapagkat hindi rin naman daw magiging maganda. Nakakainin niya yung kanyang mga sinabi, kahit pa sabihin nating magaling siyang magmukbang. Pwede siyang magmukbang ng mga pagkain, pero hindi niya pwedeng imukbang yung kanyang mga sinabi dati ng nakaraan. Okay na sana yung reaction mo eh, Brother Jose. Kaso lang, nagpaparinig ka pa doon sa sinasabi mong pagpaparinig ni Kuya Bal. Si Tito Bal, narinig ko rin yung sinasabi niya na kailangan daw ng pera ni Kuya Jason. Tapos, hindi ko lang kung nagpaparinig siya nun eh. Kailangan daw ng pera ni Kuya Jason, tapos kailangan 300,000 naman daw ang kita. Mara daw siyang gustusan. Natatawa ako doon, pero parang may something na, may something na ibig sabihin. Hindi ganun yun. Ibang usapin yun. Dapat iniiwasan mo yung mga ganung klaseng komento para hindi na nagkakaroon ng problema. Kasi babalik din naman sa'yo. Payo ko lamang sa ito, Brother Jose. Ano yung sinasabi ko? Hindi ko rin alam. Ang gusto ko lang malaman mo, kapag alam mo na medyo hindi magiging maganda, ganun lang. Ayaw ko lang naman sa iyo. Mabait ka naman eh. Okay, yun lang. Babush.